Linggo-linggo, magbibigay kami sa inyo ng iba't ibang listahan ng amazing things and discoveries. Dahil sa ating programa, hindi mawawala ang fun learning. And this week, mainit-init pa ang pabuhay naman ng listahan namin. Alamin natin ang AHA's Big 5 Smoking Hot Sightings sa Pilipinas. Una sa ating listahan, ang bulkan. Ang bulkan na ito sa Cagayan, binansagang mountain of fire ng mga residente. Dito raw kasi, malapitan niyong makikita at mararamdaman ang init ng bulkan. Ito ang Mount Kawa, na pinangalanan daw na ganoon dahil mukha itong kawa na may kumukulong tubig. Yung unang taon pa ng pagdiskubre sa Mount Kawa ay noong 1860, ayon sa PBOX. Noong 1860 po, ito din po yung unang taon na pumutok or nag-erupt ang bulkan. At ang pinakahuling update sa pagputok ng bulkan na ito ay 1906 po. Marami na nga ang nahihikayat na akyatin ang nasabing bulkan para personal nilang masilayan ang usok nito. No worries, dahil sa taas nitong 1,158 meters above sea level, perfect daw ito for newbie mountaineers. After about 2 hours of trekking, mararating na ang crater ng bulkan. At palapitan nyo na raw makikita ang kumukulo nitong tubig na pumapalo hanggang sa 100 degrees Celsius. Dito natin makikita talaga yung kumukulong sulfur. Paalala lang, hindi raw pwedeng hawakan ang tubig dito ha? Mula bulkan, gabundok ng mga bato naman ang nagbubuga ng usok sa Negros Oriental. Narinig nyo na ba ang Smoky Mountain of the South? Ang tabing kalsada sa barangay Palintinon, dinarayo ng mga tao para pagmasdan at kunin ito ng litrato. May nakasusulasok daw na amoy ng usok na parang nabubulok na itlog. Dahil daw ito sa kalapit na bulkan sa lugar, ang Mount Talinis. According to PBOX, bagamat wala pa itong naitatalang eruption in the past, categorized as potentially active volcano ang Mount Talinis. Ibig sabihin, aktibo ang bulkan pero hindi kapansin-pansin ang mga aktibidad nito sa ngayon. Ang mga batong ito na nagbubuga ng usok sa tabing kalsada, binansagang Sulfur Mountain. Sa science, tinatawag ang usok na ito na fumaroles. Ito ang vents o yung mga butas sa surface na siyang nilalabasan ng volcanic gases. Dahil naman sa magma, umiinit ang groundwater sa ilalim at nagkakaroon ng steam na humahalo rin sa sumisingaw na gases na siyang dahilan kaya ito mainit. At ang nakasusulasok naman itong amoy nagmula sa hydrogen sulfide. Now we know! Isa pang uri ng bato, umuusok at nagliliyab mag-isa. What? Ang munting bato na pag-aari ng isang stone collector sa Antique, ang kusang umaapoy kapag inalis ito sa tubig. Kung hindi kayo makapaniwala, panoorin ito. Matapos lang ang ilang minuto, unti-unti na itong naglabas ang usok. At ayan na nga. Naglayon tol! Kumislap ng bato. Nakuha ko yan sa Aklan. I think yung kinuna noon, part ng Mindoro, nabili ko 10,000 per kilo. Kinip ko as pinakamalagang bato sa akin. Ang bansag nga niya sa pambihirang bato na ito, Firestone. Most likely, ang batong ito is white phosphorus. It turns yellow when nasa outside ng water. So it has a waxy appearance and a garlic smell odor. It is not naturally occurring, so it is usually prepared industrially. Ang nasabing kemikal ay kadalasan daw ginagamit sa paggawa ng fertilizer, food additives, laboratory experiments, at maging sa military activities. Nakamamangha, pero ang pagtatago ng batong ito, kinakailangan ng iba yung pag-iingat. Mula kalupaan, dito naman tayo sa katubigan. Dahil
Dahil sa albay, may isang lawa raw ang umuusok at kumukulo. Ito ang Nag-aso Boiling Lake. Sa Bicolano, ang ibig sabihin ng salitang nag-aso ay umusok. Ayon sa tourism officer ng lugar, sulfuric ang tubig na galing sa lake. Kung ma-experience mo mismo personally at napunta po kayo dito sa Nag-aso Boiling Lake is maaamoy niyo po talaga yung sulfur. Pwedeng epekto raw ito ng pagiging malapit sa dalawang inactive na vulkan, kaya naman daw may hot springs at boiling lake sa lugar. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang hot springs at boiling lakes ay magkaparehas ng uri at ng pinanggagalingan. Kapag ang init na tubig ay umabot ng 32 degrees Celsius, pwede na itong tawaging hot spring. Pero kapag umabot na sa 100 degrees Celsius o higit pa ang temperatura nito, tinatawag na itong boiling lake. Lubhang mainit ang tubig sa Nag-aso, kaya hindi ito pwedeng paliguan ng tao. At ang huli sa ating listahan, bah, hindi nyo akalain. Dahil ang usok nito, nagmula raw sa nagliliyab na poso. Sa Antique, isang pambihirang poso raw ang gamit ng mga residente. Imbis kasi ng tubig, apoy raw ang ibinubuga nito. Kadalasan daw itong lumalabas bandang alas 6 ng umaga, kaya nakasanayan na nilang paliyabin muna ang poso bago gamitin sa buong maghapon. Stated on the litter that the cause of fire coming from that jetmatic pump was caused by a methane gas coming from the debris decomposed under the jetmatic pump. Ang natural gas na may methane ay itinuturing na cleanest burning fossil fuel. Kapag nalikha ang methane mula sa non-fossil source, tulad ng green waste, it can take carbon out of the air. Nakapag-produce din ito ng more heat and light energy by mass while producing less carbon dioxide kumpara sa ibang hydrocarbon o fossil fuel. May lumalabas na na hangin mula sa ilalim. Dito lumalabas sa banda. Kaya ang pagsinindihan na namin ng lighter, mapoy. O ibig sabihin, may deposit doon na either di natin masigurado kung methane or hydrosulfide or klaseng flammable. Well, there you have it, guys! Dahil sa mundo, maraming paraan ng siyensya para pamanghain tayo.